Ngayon mga alien, titimbangin natin si Giant Escape, mga alien, yung hybrid nila dito kay Bike Lane Alabang. In 3, 2, 1. Good day mga alien, so welcome back sa Alien Channel. Meron naman tayong bike check dito kay Bike Lane Alabang. Ito yung hybrid nila dito mga alien na Giant. Itong hybrid na to, pwede nyo itong gawing gravel. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano nyo gagawing gravel to. Isang ganyan lang, gravel na siya. So kaya mga alien, titignan natin ngayon kung ano yung weight nito. Siyempre, lagi natin titimbangin ito mga alien. Si Giant Escape mga alien. So tignan natin kung solid ba yung specs niya doon sa presyo niya. And aalimin natin yung timbang niya. Tignan natin kung gaano siya kagaan, no? Para sa isang curious din ako eh, kung gaano kagaan to si Giant Escape mga alien. So bago tayo magsimula, like, comment, subscribe para atid ka lagi sa mga pinupunta ko mga bike. So let's go mga alien. Woo! Okay mga alien, so ito na yung bike check natin kay Giant Escape. So ito yung hybrid na palatakas sa may-ari. So tingin natin ngayon kung ano yung specs niya. And mamaya kuha natin yung timbang niya mga alien. So start tayo sa kanyang frame. Yung frame nito mga alien is na matte type sa dito. Ang ganda ng pagkakamat. Ito yung gusto ko talaga sa mga matte. Pag ginanun mo, sarap po. Ayan o. So yung top tube niya medyo maliit lang siya. Ayan, medyo maliit lang siya o. Hindi siya yung ganun kataba. Pag dito, medyo lumapat siya dito. Nandito yung model niya Escape. Napakasimple. Simple design ng Giant Escape. Ayan, tapos dito naman sa kanyang down tube may pagka tubular na naging square sa konti. Ayan, yung Giant na dito may pagka stylish. Ang tawag dito, emboss ba tawag dito sa ganito mga alien? Parang nagpe-fade ng konti. Yung ano naman niya, mayroon siyang memory sa yesterday mga alien. O alaala ng kahapong nagdaan. Nayaw ko nang balikan. Mayroon siya dito ng alaala ng kahapon o hindi siya smooth welding. So yung mga Giant kasi ganyan talaga yung mga ano nila. Hindi sila nag-i-smooth welding masyado. So hindi sila masyadong masyado silang busy. yung head tube dito mga alien is a straight tube pa to. Pero silvering na rin yung head tube dito mga alien. Yan, natito yung Giant. Ang ganda ng ano niya. Mamipapakita ko sa inyo yung isa pang kulay nito. Yung kulay blue. Ito yung gray. Grayish black. Ayan, pa yung pagka grayish black siya eh. Hindi ko maano yung ismong kulay niya. Pero dito mga alien, meron din siya dito. Ayan, memory sa yesterday. And meron siya ditong lagayan ng ulam, may tubig ulam, vice versa. Yung size nga pa nila ito mga aliens, small size lang to. Kung i-compare natin sa MPV to, nasa ano lang to, 15 to 15.5, small size lang siya mga alien. And dito naman, meron dito, ayan, S, small size. Yun yung makikita na small size talaga siya. And small size sa 1, and tignan natin, sa ilalim, yung kading niya, dumaan sa ilalim syempre, yung ICM niya, meron siya sa kanyang down tube. Ito. Ito yung brake caliper sa likod. Ito yun, oh. Yung brake caliper sa likod. And dito naman, yung FD and RD dumaan sa kanyang head tube. Ayan. So, kay Giant content, dito rin dumaan, eh. Sa kanyang head tube. So, which is a good thing. Parang hindi siya makali kasi pag nandito, minsan kasi sasagi yan. Minsan tumatama yung tuhod mo dito. So, kanya, yung butas na nandito, wala siyang butas dito. Ayan. Dito lang talaga. Ayan, dalawa lang yung butas niya. At tatlo pala, kasama to dito. Ayan. Yung ano naman niya na ginamit, yung FD, isa Shimano Tourney mga alien. Ayan, Shimano Tourney. Ayan, naka-clamp siya dyan. Clamp type dito naman. Tignan natin. Okay, naka-tribay siya mga alien. Naka-tribay. Tignan natin kung bakal kunin ko yung magnet ko. Okay, alo ito. Yung kanyang crack. Pero square taper pa to. Ito isang naka-ball bearing pa to ng alien. Yung kanyang standard na pedals. Dito naman tayo. Dumaan sa ilalim yung kanyang RFD. Dito. Yung chain na ginamit sa kanya, parang wala siyang specific na ano. Yung chain, letter G lang siya yun. Ayan. And yung frame niya, Alox. Ayan, kita tayo naman, Alox. Aluminum technology. Alox. And ito, isang malamang sa malamang 60-61 alloy ito. And dito naman tayo sa kanyang RFD. Yung RFD na ginamit, Shimano Tourney TX. And malaki yung kanyang pulley dito. Medium size siya dito. Isa yung standard na maliliit lang. Dito naman, yung ginamit sa kanya is a 13 to pinakamalaki. Tingnan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speed. Shimano sprocket na rin to. Tingnan natin. Shimano. Ayan, CSHG200BR. Ayan, sprocket. Kasit na rin to mga alien. Original bike components by Shimano. Yan yung legit sprocket ng Shimano. Nakalagay na ganyan. Original.
by components, yung manual. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. 3x8 speed mga alien, and yung hubs niya isa. And ali pa rin yung hubs niya mga alien. And tingnan natin yung rims na ginamit sa kanya. Yung rims is ali na rin mga alien. Yung gulong na ginamit, tingnan natin yung gulong na ginamit sa Giant. And mga alien, Giant 700x35C. So yan, makapal yan mga alien. Sing kapal yan o sing lapad yan ang mukha mo. Ayan o. Yan yung 35C na clearance niya. Kaya pa yan ng 45C mga alien. So palaparin nyo pa. Para sa mga trails nyo. Trails tuloy. Mga bundok na bubuntahan nyo. Pwedeng pwede yan. So kung mahili kayong mamundok o dumaan sa mga bundok na may konting bato o bundok, bato na may konting bundok, pwedeng pwede to. Yan yung 35C. Kasa pa dyan yung ano, mga 45C or 50C. Ang laki pa ng clearance niya. Dito naman sa likod mga alien, sugal na konti. Ayan. Yung likod naman nito, yung likod niya is a 140mm. So mas pinaliit doon sa standard na 160mm rotors. Kakaiba yung rotors nyo. Ayan. Dito yung standard na dual ng rotors. Ngayon nakatanggal itong rotors. Pero bolt type pa ito. Nakabolt siya dito. Malamang sa malamang silvering na rin yung nito. Yung hubs nito. And ito is a quick release dito sa kanyang dropout ng frame. And meron siyang stand dito mga alien. Ayan, may kasama na siyang free stand. Pwede nyo tanggalin sa inyo. Mas gagaan pa ito pag tinanggal nyo ito mga alien. Meron siya ditong clip para sa stand niya. Ayan. Dito naman meron siya dito, wala siyang butas dito. Lagayan ng ETS o anti-tar stick system. Ayan. And may butas siya dito. Lagayan ng kabit sa likod. Sa kaya nakabit sa likod o kaya yung bike carrier. Dito naman. Okay, alloy mga alien. Alloy yung kanyang seat post dito. And 27.2 to mga alien. Yung mga ganitong itsura. Ayan, nakalagay dito auto-align. Auto-align. So, nag-auto-align daw siya mga alien. Tingnan na naman, hindi siya yung bilog. Hindi siya yung bilugin. Dito flat siya. Tapos pag ganun siya dito. Parang bilugin. Ayan, parang siyang bilog na hinati sa gitna. E dito naman tayo, itong part na to is a bakal syempre. Yung ginamit sa kanya siya na saddle is a Giant na rin. Ayan, maganda klase rin niya mga alien, Giant na rin yan. Sa port naman, dito tayo, yung port na to is alloy din to mga alien. Head tube is tapered alloy. Yung frame, alloy yung kanyang port. Okay, alloy dito dumidikit. Meron sa ditong butas. So tingin ko ito ilagayan din to ng ano, ng carrier. Ayan, lagayan ng kabit sa unahan. Kung may lagayan ng kabit sa likod, meron lagayan ng kabit sa unahan. Ano kung meron carrier kasi na pag-anon? Yung pag-anon na carrier dito. Yung ginagawa sa mga gravel na ano, dito ka nakakabit yun eh. O kaya dito eh. Pero dito na lang yata nila ka nakakabit. So correct me if I'm wrong. Ayan, ito yung 35C. Ayan, ang ginamit, Giant SX3. Yung gulong na ginamit sa kanya, 735C. 85 PSI maximum. Yung PSI, yan yung hangin sa loob, mga ilis. Baka hindi nakakalam lang naman. Ito yung clearance sa unahan ng 35C ng kanyang port. Ayan, sa port, sa unahan niya, feeling ko hanggang 45C lang to, 40C. Ayan, mas malaki yung clearance sa likod kaysa sa unahan, yung port niya. Ayan, kitang-kita niya na ha. Meron dito ng butas, lagayan ng anti-tarsing system. Ayan yun. Yan yung 35C. So mas malaki yung clearance sa likod. Dito naman tayo. Tulad sa likod, 140mm. Yung kanyang rotors dito, yun yung dropout na dito. Ayan, quick release din. Yung dropout na kanyang rigid fork. Dito naman, sa kanyang head stem. Okay, alloy. Nasa 70 to 80mm nito, yung haba nito. And alin na rin to, silvering headset. 31.8 yung clamping. Meron siyang plus dyan. And tingnan natin yung shifter niya. Yung shifter na ginamit, non-series shifter ng Shimano. Ayan, Shimano 3x sa kabila. Nandito yung 8. Ayan, 3x8 speed mga alien. Meron siya ditong bling bling. Ayan o. May bling bling na libre. Yung brake na ginamit, ito Tektro. So kung natatandaan nyo yung binacheck natin na Giant talo, naka Tektro din yun. So nagpapatunay lang talaga na si Giant gumagamit din ng Tektro. So, subak na talaga si Tektro mga alien, kaya si Giant ginagamit niya yan. So, kung naka-Tektro kayo, comment down below kung ano yung
performance ng Tektro na hydraulic brake. Maganda ba siya? Makapit ba mga alien? So yan si Giant Escape, ma-escape. Giant Escape mga alien. So ngayon kukunin natin yung timbang ni Giant Escape. Ngayon mga alien, titimbangin natin si Giant Escape mga alien, yung hybrid nila dito kay bike lane alabang. In 3, 2, 1. Kumukulog-kulog pa. Go! Ayan mga alien, kita nga nakalutang ah. Ayan, walang daya yan, nakalutang siya. Kitang-kita nyo. So, nakalutang yan. Yung weight niya, ayan, 10.79 mga alien. Yung weight ni Giant Con, Giant Content tuloy dyan. Giant Escape mga alien. Di ba tayo makarecover dyan sa Giant Content? Ayan, Giant Escape, 10.79. So, comment down below para sa inyo. Okay na ba yung weight na 10.79 para sa isang hybrid ng Giant, na si Giant Escape? Ang MTB na palatakas sa may-ari. Ito nga pala mga alien, yung isa pang kulay ng Giant Escape. Ayan. Kulay blue, ito yung binay-check natin, binabay-check natin. Ito yung black, matte black. Ito naman yung glossy na kulay blue mga alien. And meron pa dito, blue lang pala to. Parehas lang pala to doon mga alien. Giant Escape. Alright mga alien, so yan yung timbang ni Giant na Escape. Ang hybrid na palatakas sa may-ari. So, comment down below para sa inyo, okay na ba yung 10.79 kilo para sa isang hybrid? Tingin ko naman, pwedeng-pwede na. Magaan na rin yun, mga alien. So, kung balak na nga palang gawing gravel to, pwede naman. Kinakita na naman, nakapapalitan nyo lang to, gagawin nyo lang siyang gagawin nyo siyang drop bar, tapos gawin nyo tong palitan nyo ng Claris to, o yung mga pang hybrid na ano, pwede rin naman itong ganito na. Pero mas maganda kung hybrid nyo, syempre dapat nakaano kayo yung mga pang road bike o pang gravel talaga na group seat. So ito kasi nakasimano 30 pa to mga alien. So magkano nga ba to mga alien dito kay Bike Lane Alabang? Ang presyo niya dito is 32,990 pesos mga alien. So comment down below para sa inyo, okay na ba yung presyo niya dun sa specs niya, sa timbang niya. So meron nga pala ditong home credit, cash, pwede rin Gcash, pwede rin bank transfer. So yan yung mga payment options dito kay Bike Lane Alabang. Punta lang kayo mga alien dito kay Bike Lane Alabang mga alien. Dito lang tayo sa Alabang syempre. So yan si Giant Escape, ang hybrid na mahilig tumakas o kinatakas lagi ng kundisyon-sinong tao sa may-ari. So yan, comment down below mga alien kung para sa inyo okay na ba yung ganyang presyo, 32,990. So yan mga alien, yung budget natin dito kay Giant Escape, yung hybrid nila dito kay Bike Lane Alabang. So kung balik nyo yung gravel to, pwede naman palitan yung drop bar to, and palitan yung group seat to ng pang road bike or mga pang gravel. So yun, comment down below para sa inyo okay na ba yung presyo niya dun sa spec niya and pati yung timbang niya. So yun, like, comment, subscribe para particular lagi sa mga pumunta ka mga bike shop. So, bago lumalabas sa MTB at mga road bike sa market, so subscribe mo na yan ang alien nyo, humahay and na Giant at susunod din mga trek, mga provincial. At kung ano pa mga hybrid and mga high-end mga alien. So yun, maraming salamat to be it, I love you. Giant.